What's up mga kabis? This is Dan of It's Moro once again. So today is another day and it's a special day kasi magre-review tayo ng auxiliary light para sa mga gusto dyang mag-ride ng gabi. So ito, swak na swak sa inyo at saka mura pa. So without further ado, ito yung AES Mini Driving Light. So installation natin at saka unboxing coming right up. Okay, so this is the AES Mini Driving Light mga kavids. So if naghahanap kayo ng mura at budget-friendly na mini driving light, ito ang para sa inyo. The packaging is good, maayos. In the box, we have the hardware, bolts and nuts, Allen keys, dalawang bracket. We have the ballast of the auxiliary lamp, so dalawa yan. And the mini driving light auxiliary lamps. So, yun lang alaman ng box. Wala na. Let's take a look sa lamp. Yung build quality niya is good. Mukha namang matibay at maikukumpara mo sa branded ones. Alam na this. Almost pareho lang talaga siya. Ay, napansin ko lang is yung connector niya. Mukhang cheap ata pagka-mold ko kasi meron siyang konting excess. Not bad. Okay na yan. So tingnan natin sa loob ng lens. Kung safe ba talaga siya na mabasa sa ulan. As you can see, meron siyang rubber O-ring. This will prevent water na pumasok sa loob ng LED. Ito yung LED mga kavids. So nakahati yan. Meron siyang high and low. Yung LED chip niya is from Korea. Yung current draw niya is 1.3 amps. Working voltage niya is 9 to 36 volts. Yung lifespan niya mga kavids is 30,000 hours. Yung lumens niya is 3,000 lumens. 20 watts per bulb. Next yung ballast niya, let's open it. So inside, makikita natin na naka-epoxy siya. Well done! Nakalubog lahat ang circuit except dito sa isang kapasitor na ito. If ilalagay nyo to sa labas or mababa siya ng ulan, I would suggest na to put a silicone gasket. Pahiran nyo lang dito sa may kapasitor in between the two terminals. Baka mag-short at masira ang ballast nyo. Yung wire niya is maganda, branded, yung strand ng wire mukhang match naman at hindi manipis. Yung bracket niya is tama lang, maganda ang pagkapintura at hindi rin siya cheap. If marunong kayo mag-wire, you can install this one easily. If not, please have this installed by a qualified mechanic or electrician para iwas busted sa fuse at masira ang motor nyo. So mga kabis, isi-share ko lang yung circuit na ginawa ko. Ito yung diagram kung gusto nyong mag-DIY. So may additional tayo na kailangan. Ito yung relay. We have the switch. Yung sa akin kasi ginamit ko is halo switch. Meron siyang ilaw. Fuse na 15 amps. Tsaka couple of wires. Sa circuit na ginawa ko, ang ginamit ko is high. Since yun naman talaga ang kailangan ko na laging naka-high yung aking auxiliary. So it's up to you kung gusto nyong gamitin yung features niya na high and low. So ibang circuit na yon at saka may special na switch. So ito yung installation mga kavid. So hindi ko na i-detail ang pagkabit nito kasi meron din akong sariling wiring sa motor ko. So baka malito kayo. So, pakita ko lang mga kavids kung paano ko kinabit from start to finish.
ito yung testing natin sa ating mini driving light. So, stock light versus additional mini driving auxiliary lamp. Kung ikukumpara, so mas maliwanag talaga pag meron kang mini driving light. Malayo ang bato ng ilaw at saka kitang-kita mo yung kalsada. So, sulit and hope na tatagal ang ilaw na ito at hindi mabusted. Highly recommended for a budget mini driving light and it's perfect for night ride. Alright mga kabits, so hope na meron kayong natutunan sa ating installation at saka unboxing ng ating AES mini driving light. This is Dan of Bits Moto. See you around and ride safe!